Hello mga katropa! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang at napadan ka sa channel ko, click mo lang yung subscribe button pati ang notification bell para lagi kang updated sa mga new vlogs ko. Gagawa ngayon ng malunggay powder. Nagawa ko na po ito dati, pero kasi yung paggawa ko dati is in-oven ko. Ngayon, ipapakita ko naman po sa inyo mga katropa kung paano gagawin ang malunggay powder na binilad sa araw. Ito na yung malunggay leaves ko. Ilalagay ko sa isang lagayan para mabilad. Pepper! Gusto mo malunggay? Gusto mo malunggay, baby? Diyan ko ilalagay yung malunggay leaves sa labas ng bintana. Parsley! 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 Malunggay! Pochi! Ginger! Malunggay! Nailagay ko na yung malunggay leaves sa isang tupperware. Tapos, naglagay ako ng alambre kasi nga, ilalagay ko sa bintana namin para hindi siya mahulog. Kaya, nilagyan ko ng alambre. Di ba, kamamaya mahulog. Sayang naman yung pagbilad ko, di ba? Pepper! Gusto mo yan, malunggay? Gusto ni Pepper yan, eh. Oh. Very good si Pepper, oh. Ayan na siya. Tapos itatali ko ngayon dito sa loob. Sakto, ang ganda ng sikat ng araw. Trick na trick. Sana mabilis lang matuyo yung malunggay ko. Ngayon, ibubuhol ko lang to para hindi siya malaglag. Ready na para ibilad ang ating malunggay leaves. Yan, nakabuhol na. At may usisero dito. Pepper! May usisero kung ano ginagawa ko. Ibibilad siya ng ilang araw. Minsan ginagawa ko ngang 1 week eh. Basta malalaman naman natin yan pag pwede na, kapag dry na dry na. 3 days later. Ready na ang malunggay. Yan. Dry na siya. Malutong na ang malunggay leaves. Yan oh, naririnig nyo. Oh. Sample. Kuha ko ng isa. Ito, diba? Lutong na niya. Pwedeng-pwede nang gawing powder. Mga 3 days ko siyang binilad. Ito na yung kanyang resulta. Oh. Minsan, nagbibilad ako hanggang 1 week. Lalo kapag busy, hinahayaan ko lang. Pero ngayon, dahil free naman ako at ready na rin yung malunggay leaves, pwede ko na siyang kunin. Pati kasi yung ilalim niya, dry na din. Minsan kasi naabot ako ng 1 week kapag marami yung malunggay leaves na binilad ko. Itong malunggay leaves na to, 3 tali. Iiwalay ko yung mga tangkay sa dahon. Hindi ko kasi ito sinasama eh, maliban na lang kung maliliit. Pepper! Pepper! Nakikigulo si Pepper. Oh. Madali lang naman siyang ihiwalay. Yan. Pepper, parsley. Nakikiusi ang mga kids. Usi sila kung anong ginagawa ko. Para sa inyo to, dito akin. Sobrang lutong na.
Yan, okay na. Okay naman itong mga maliliit. Yan. Madudurog na yan pag blender. Sa tatlong tali ng malunggay leaves, ito lang siya. Ganto lang siya kakunti. Ngayon, isasalin ko para i-blender na. Yan. Ipapowderize natin. Napakadali. Napakasimple. Para gumawa ng malunggay powder. Healthy pa sa mga 4 babies natin to. Pepper! Then mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ko ihahalo to sa food nila. Pepper! Modern ng malunggay si Pepper. Okay, be-blender natin ngayon yung malunggay leaves para madurog at maging malunggay powder. Dapat durog na durog ah. Okay na, ready na ang ating malunggay powder para sa ating 4 babies. Green na green siya. Parsley! Yan, green na green. Mas maganda siya kung ibibilad sa araw kasi nagawa ko yung unang vlog ko. In-oven ko siya. Medyo tostado, tsaka may mix ng color ng black, tapos dark green. Ito ang ganda ng pagkakagawa kapag bilad sa araw kasi green na green talaga siya, as in. Ganda ng kulay niya. Kaya inulit ko tong vlog na to, yung paggawa ng malunggay powder. Pinakita ko sa inyo kung paano naman pag binilad sa araw. Ito na siya. Ito yung tatlong tali ng malunggay leaves. Yan, ganito lang siya kakonti. Pero matagal na gamitan na yan. Siguro mga 2 weeks or matagal-tagal na yung 3 weeks bago siya maubos. Ngayon po, ipe-prepare ko na yung food nila. Parsley, pochi, pepper at ginger. Ito po para sa mga adult cat ko. Kay parsley, pochi at ginger. Then, ito po kay pepper. Iba yung food niya kasi pang kitten. Ang mixed food po nila ngayon is pumpkin. Nire-ref ko lang po yan. Mga 1 week ubos na nila to. Ina-alternate ko po to sa wet food, dry food, wet food mix, tapos pumpkin and dry food mix. Yan. Pero ang malunggay powder na ginawa ko kanina, ito, always present, never umabsent. Kung hindi nyo pa po nawawatch yung video ko kung paano ko ginawa tong pumpkin puree, check nyo lang po sa mga videos ko at ililink ko rin sa description box yung link ng video para makita nyo po kung paano ko to ginawa. At napaka-healthy po talaga ng pumpkin. Gamot din ito sa mga nagtataing poor babies natin. Kapag soft yung poop nila, tapos irregular yung pagdudumi, tapos sobrang lambot. Ito po, mabisang paraan po to, mabisang gamot para sa pagtatae. Nahalo ko po siya dito. Napaka-sustansya pa po ng pumpkin. Marami pong benefits ang makukuha nila dito. Yan, kay Pepper. Ito sa mga adult cat ko. Yan. Tapos, ito yung malunggay powder. Yan. Para lang siyang paminta na binubudbod. Hindi nila mararamdaman ang lasa niyan, kaya kakainin talaga nila yan. Sanay na rin yung mga babies ko kumain ng malunggay powder. Yung pumpkin po, ilagay nyo lang sa ref, lagay nyo lang sa magandang lagayan na bote, tapos yung close na close talaga siya, close tight siya, lagay nyo lang siya sa ref para makain nila ng ilang araw.
Ginagawa ko sa mga babies ko, ina-alternate ko yung pumpkin saka yung wet cat food sa kanila. Tapos, pinapakain ko rin sila ng boiled chicken breast. Tapos, minsan, carrots naman. Sa mga hindi pa po nakaka-watch ng video ko, balikan nyo lang po yung mga videos ko na gumawa ako sa kanila ng meatballs. Yan, healthy food din po yon. Pwede nyo rin magawa para sa mga babies ninyo. Okay, kapag well mixed na, okay na yan. Basta manuot na yung pumpkin dito sa dry food. Ganyan kasi gusto ko eh, yung talagang halong-halo. Yung talagang sobrang naghalo na yung pumpkin sa dry food. Ayan, umiyak na sila. Ready na sila. Waiting. Waiting sa food. Waiting sa food ah. Ito naman para kay Pepper. Apat yung lagayan ko na ceramic na ganito kaso nabasag yung para kay Pochi. Kaya dito lang si Pochi ngayon kakain sa plastic ulit. Balik plastic siya kasi nabasag ko kahapon yung plato niya. Hindi pa ako nakakabili uli. Okay, ready na. Separate ko na ngayon yung mga pagkain nila. Yan, nagmamyaw na si Pepper. Si Pepper po yung naririnig nyo sa background. Ito kay Pochi. Ngayon, si Farsley, ito yung kanya. Pero may special ako nilalagay kay Farsley. Nilalagyan ko siya ng Comfort Calm Gel for cats. Sa mga nakasubaybay po sa akin at nakapanood na sa mga previous vlogs ko, alam nyo po yung dahilan at reason kung ba't nilalagyan ko ng pampakalma yung food ni Farsley. At pakiramdam ko, parang effective naman kasi masarap yung tulog ko, hindi siya nang aamo kay Ginger. Although bihira na po silang mag-away or mag-angilan or magtalo, napakadalang na after nung matinding duguan na pag-aaway nila. Sa mga hindi pa po nakapanood, balikan nyo lang po yung video, yung pag-aaway nila at kung paano sila naging okay kahit paano ni Ginger. Kahit medyo okay na sila, nilalagyan ko pa rin ng pampakalma kasi sayang naman din eh. Nuubos ko lang din yung gamot, yung vitamins ng pampakalma. Ay, kabait naman ni Pepper. Sige, meow meow. Ginger pala. Nakikiramdam. Okay, sarin ko na yung kay Farsley.
Sana nagustuhan nyo po yung video ko for today at sana masubukan nyo rin sa mga alaga ninyong cats or dogs at pwede rin naman kasi ito sa tao. Gawin ninyong powder yung malunggay. Kung hindi talaga kayo mahilig sa malunggay, ihalo ninyo sa pagkain ninyo. Yung best friend ko, si Miss Ying Dalisay, nagpapagawa talaga siya sa akin ng malunggay, powder or moringa kasi hinahalo niya sa egg niya pag nagpiprito siya, ginagawa niyang paminta. Ngayon, pwede rin ninyo to gawin sa inyong mga alaga. Aso or cats kasi sa mga cats ko, simula nung natutunan kong gawin yung malunggay powder, every day, araw-araw talaga, hinahaluan ko ng malunggay powder yung kanilang food. Lahat ng mixed food nila, dry food to wet food na nakamix, vegetable na nakamix, lahat yan may touch ng malunggay powder kasi taga nilalagyan ko yan. At thanks God, simula nang na-adapt ko sila, simula nung napulot ko si na Farsley Ginger at na-adapt ko si Pepper at Pochi, thanks God at hindi pa sila nagkakasakit hanggang ngayon. At wag naman sana, di ba? Ang mga benepisyong na idudulot ng malunggay powder or moringa powder sa katawan ng hayop, mapatao man or mapahayop, na kapag papalakas ito ng katawan, masisiguro ang kalusugan ng atay at kidney, mabisang panlaban sa impeksyon, nakakatulong sa paggaling ng mga sugat, kung meron man kayong cats or animals na may sugat, nakakatulong pala to. Mabisang antioxidant, mabilis na production ng gatas para sa mga bagong panganak. Kaya kung may cats kayo na bagong panganak, maganda ito na haluan ng malunggay powder para talaga maganda yung pag-produce niya ng milk para sa kanyang mga kittens. Ayun, sana patry ninyo at masundan ninyo yung step by step ng paggawa ng malunggay powder kasi napaka-easy, napakadali lang. Kailangan lang ng tiyaga kasi ilang araw din kailangan ibilad sa araw. Ingat po kayo lagi. God bless. Stay safe. Stay at home lang po tayo para iwas sa virus. Thank you for watching mga katropa. Always remember, think positive and be positive. Bye! Suot ko pala yung merchant nila Farsley and Pochi. Ayan. Eat, sleep, poop, repeat. O, si Farsley and Pochi yan. Palike din po ng Facebook page, Katropa page. Nasa description box din po yung link. Thank you! Bye!